Good morning mga kalipad. Good morning, good morning. Tumahulang aso, nagulat sa ating pagpa-vlog. Yo, what's up mga kalipad? It's Monday morning, medyo mainit. Samahan niyo ako for today's video. First toss ng ibon natin. Ating mga jet fighter. So, unang hagis nila. Medyo yung mga makakalaro natin malalayo na sila. Tayo malayo pa sa katotohanan. So, tara, samahan niyo ako. At itotos natin sa medyo di kalayuan. Self-toss muna tayo. So, bae, baka naman medyo alang-aling ka pa rin ba? Okay, bae. Samahan niyo po ako. Tara, libo tayo sa first toss ni Freeway. Tara. Yo mga kalipad, ikakarga na natin ating mga tora-tora. Ay, tora-tora, jet fighter. Jet fighter, unang karga, unang toss. Yan. Mindanao. Mindanao. Toss na natin, malayo na yung mga kalipad natin, yung mga kalaro natin, na nasa ano na sila. Sa parting matatapos na yata sila sa Nueva Ecija. So tayo ngayon pa lang natin, ngayon pa lang tayo maghahagis. Okay. Oo, yan o. Tinakpan o. Naihilo yan, tayong buwanin. Sige. Tara, libo tayo, mga kalipad. Tara. Yun, good morning, good morning. Welcome back to my video, mga kalipad. So, highway na tayo. Magsa-self-toss tayo. Punta tayong Nueva Ecija. So, highway na tayo. Okay. Mainit ang panahon. So shoutout nga pala sa mga kalipad natin, kaibigan, kalapatids. Yan, sa parting Nueva Ecija. So hintay-hintay lang tayo at mag-meet tayo ulit. Medyo nakatakas tayo ngayon dahil yung ibon natin hindi pa rin na itotos. Malayo na po sa kabihasnan yung ating mga makakalipad. Tayo po naiiwan pa rin hanggang ngayon. 2 weeks na silang nagtotos sa trainingan. Tayo natutulog pa rin sa pansitan. So yun, try natin. Medyo nakasingit pero mamaya aalis na naman tayo. May gagawin na naman tayo. Busy na naman tayo. So yun. Medyo ano po, kailangan po ang self-toss bago ka kumarga sa track. So, self-toss muna. Yun, sumasaludo pa sa atin ang ating mga kaibigan na enforcer. Yun. Self-toss, ano ang maidudulot ng self-toss? Napakalaking bagay din po talaga yan. Isa pong factor yan, self-training. Training ka ng sarili mo bukod sa training sa club. So, sa mga newbie, training muna kayo ng ilang linggo, ilang araw bago kayo kumarga sa track. Okay, so isa po yan sa factor na nagpapatibay sa homing instinct ng ibon. Bukod sa training sa club, kailangan po may self-toss tayo. Okay, self-toss na kung saan nagastos ka sarili mong gasolina. Nagastos ka dahil self-toss ka lang with your own sarili mong bulsa. So yun, medyo mabigat. Pero kung may mga tropa ka, sama-sama kayo, mag-usap-usap kayo, tricycle na lang gamitin nyo, tora-tora, yun, pwede po yun. Tapos share-share sa gas. Yun, okay. So ganun lang mga kalipad, diskartehan lang din, pamaparaparaan lang. Tapos kaya nga dapat lahat kaibigan natin, para pag hindi ka pwedeng magtos, pwede mong pakisabay yung ibon mo sa pakikitos. Okay? So self-training, self-toss, napakalaking factor niyan. So kailangan
ma-training mo muna, maitos mo yung ibon mo bago ka kumarga sa truck. Ngayon, gusto mong iwala yung ibon mo, karga mo kagad sa truck. Di ba? Hindi, joke lang yun. Tinatas talaga yan ng sarili. Self-toss ka, self-training ka bago ka kumarga sa truck. So tayo po, medyo malayo na po yung nasa dulo na yata ng Nueva Ecija yung ating mga kalipad na lalaroan. Tayo nasa loop pa rin. Abol na lang tayo, pwede naman yun. Lagi naman natin ginagawa yan, 2 months ang training, 1 month lang tayo magti-training. So self-toss muna. Pa-memorize mga breaking point. Breaking point, napakalaking bagay niyan. Diyan babaklas yung ibon. Yan yung natatandaan nila na kahit nakaipit sila sa napakaraming kasamahan na lumilipad sa san uuwi. Pero pag natandaan nila yung breaking point nila, babaklas na dun yan. Yung breaking point ang mahalaga. Isa sa mahalaga din. May ano yan, maitutulong yan. Pag napalaman yung ibon nyo sa karamihan, for example, napalaman sa 500 kalapati yan. Tapos, hindi matutunan, hindi kaya bumaklas. So, paano babaklas yan? So, may technique din yan. May isang pamamaraan din. Magtotoss kayo ng 1x1, 2x2, 3x3. Bukod sa groupings, ha? So, for the meantime, groupings muna ang bitaw. Ha? Groupings muna ang bitaw nila para matutos lang yung grupo. Pero sa kalaunan, sa kada training nyo, sasanayin nyo na sila sa small groups. Example, ang ibon ko ngayon is 28. So, first toss nila, hanggang second toss, third toss, ano muna sila as a group. Pero pagdating ng fourth to fifth toss, gagawin kong ano yan, dalawang grupo. 14-14. So, liliit na yung magkakasama. Sa susunod na na-toss ulit, mababawasan na naman sila as a group. So, pwedeng 5x5. Ganun, ha? Sa mga newbie. Then, hanggang sa kumonti na lang sila ng kumonti, yun nga lang, medyo matatagal lang ka sa pagre-release mo kasi iintayin mo munang mawala yung unang batch bago ka magbitaw ng second batch. Kasi nangyayari dyan, maghahabulan lang yan, eh. Magugulat ka, binitawan mo ng hiwa-hiwalay, pero pagdating sa loop, pag nag-uwian sabay-sabay, bakit? Nakakataanawan po yan sa ere. Nakakataanawan yan. So, yun. Basta, pakita ko sa mga lalo sa newbie, tingnan nyo po. Ito po, share ko lang sa mga newbie po. Kasi yung mga veterano, alam na po yan eh. Kahit pa ulit-ulit. Minsan, pasabi nga para lang tayo sirang plaka pa ulit-ulit. Pero okay lang yun kasi nakakatulong naman tayo, nakapagbigay tayo ng ideya sa mga newbie. Okay? So, yun lang. Start natin, 5 kilometers lang. Baka mawala yung mga jet fighter natin. At saka tinatamad po kasi yung lumayo eh. Dati na, magkaya na lang ng 15, unang bitaw, 15 kaagad eh. Pero hindi po, puro dito lang muna. Bababa ko muna po yung camera at ako yung nangangawit. Sige po, maya-maya na lang tayo ulit. Okay. So yun mga kalipad, nandito tayo sa ating release point. Medyo mainit na talaga ang ating mga jet fighter. Ayan na. So first time nila i-release. Ayan. Kaya sila sa training box. So, ayan sila. Medyo mga behave na sa training box. So, ngayon, titingnan natin ang gagawin nila. Ayan. Napahinga naman ng konti. I-release natin sila. Para, tingnan natin kung mga marunong magsilabas sa training box. Yun mga kalipad, re-release na natin sila. So first toss nila ng mga jet fighter natin. Tingnan natin kung ano pag gagawin nito. Kung lalabas ba to sa training box or ano. Yan. Okay, release! Oh, ayaw, diba? Yan yung mga baguhan talaga. Ayaw lumabas. Oh, tinan mo, nagmarcha. Oh, diba? Oh, labas! Labas! Oh, diba? Sabi ko, may isa pang kamote. Oh.
couples. Okay? So, nakita niyo naman. Unang labas, ayaw lumabas. So, ayun sila. Na natin magsisiikutan. So far, mukhang tama naman yung direksyon. Tatama naman sa katotohanan. Yun sila. So, malayo na. So, tingnan natin. Dapat yan, umiikot yan eh. Ako, isang panuntunan ko sa pag-release. Sa unang release ng ibon sa from training box, kapag inikutan ako ng inikutan sa tapat ko at ayaw umalis, medyo pabalik-balik kung saan nagpupunta at ginagawan lupla yung lugar ng binitawan, eh medyo hindi nakakatawa. Kasi unang-una, matagal na silang nag-lupla sa bakuran mo, tapos pag first toss mo, mag-iikot lang. Medyo mga engot yung mga ibon na yan. Pero pag ganyan ang ginawa, unang bitaw, tumumbok. Sabi nga, tumumbok kagad sa lugar na pag-uwihan. Ha, medyo may pag-asa tayo dyan. Medyo nakalaban ng mga jet fighter natin dyan. Yung mga ganong ano lang, aspeto lang naman. So wala na, tama ang direksyon. First toss. So ganun lang mga kalipad. Tingnan lang natin, na-obserbahan natin palagi. So tara, maggayak na tayo at uuwi tayo. Titingnan natin kung sino mga naeng-eng doon, ha? So, ligpita na. So, yun mga kalipad, na-release na natin yung mga jet fighter natin. So, malamang, nauna na sa atin yun. So, dito lang tayo sa kawalan. Dito lang tayo nag-release. Malapitan lang. Tinihingan lang natin kung mag-iikot sila. So far, maganda yung kanilang pinakita na paglabas sa training box, tumumbok kagad sa dalawang ikot, tumumbok kagad sa direction na kung saan alam nila yung magiging way nila. So, ganun lang mga kalipad, tingnan nyo lang, obserbahan nyo lang. Kaya minsan napapagkamalan tayo mga mautu-utu, tingala tayo ng tingala. So, yun, tingnan nyo lang. Pauwi na tayo. Natin kung mga nagpaso pa na yung mga ibon na yun. Okay. So, dito lang, malapit lang yung pinagtasan natin. Around the, the vicinity of San Miguel, Bulacan. So, tinignan lang natin yung kaya nga nila. Okay? Tara, samahan nyo ako mamaya-maya lang. Tara! Mga kalipad, nandito na tayo. May mga nakakawala. Pansaw dyan, tinuturoan pa lang din. So late din sila lumabas, pero mga may kulay na yung mata. So ito yung mga tinos natin kanina, nakachicha na sila. So far, syempre, malapit, natural, kayang-kaya. Kayang-kaya, malapit, pag iba ba lang sila humo eh, di ba? So yun, ganun lang, paulit-ulit lang ang pagtatos at sa... Obserbahan ng ibon kung may nararamdaman. Makikita nyo naman yan, hindi makipag-agawang kumain yan, hindi makipag-bugbugang sa tubig yan. So, yun. Obserbahan nyo lang palagi yung galawan nila. So, tingin ko ready naman na, dahil napurganan natin isang araw yan. Diba, pinakita ko sa inyo. So, ngayon, kondisyonan, trainingan, bugbugan sa tos. So, yun. Okay mga kalipad, ganun na lang, puputulin ko na. Sa susunod na araw, magtatos tayo ulit. Unti-unti papakita namin sa inyo. Okay? Salamat mga kalipad. Okay, bye-bye!